Iniimbestigahan na ng NBI kung may nangyaring sabwatan at bayaran sa Bilibid kaya nakapagpagamot umano sa labas ng piita ng ilang high-profile inmates nang walang pahintulot. Kasabay nito, sinibak na sa pwesto ang hepe ng Bilibid at 12 prison guards doon. May news to go si Maris Umali. Paano nga bang naging mitsa ng pagkakasibak sa pwesto ng hepe at ng 12 tauhan ng Bilibid ang mga pangyayaring ito sa Metropolitan Medical Center? Ang lalaking nakasombrero na nakuha nang pumasok sa isang kwarto ng ospital, ang convicted drug lord na si Ricardo Camata alias Chacha pala, kilalang leader ng Sigi-Sigi Sputnik Gang. May sakit daw sa baga kaya iniskortan doon ang mga gwardiya ng Bilibid kahit ayon sa Justice Department ay hindi pinagpaalam sa kanila gaya ng nararapat. At ang bumisita sa kanya noong May 31 ayon sa investigasyon ng Bureau of Corrections ay hindi pala mga kaanak kundi 2 lalaking dancer at ang starlet na si Crystal Miller na nakilala raw ni Camata sa sponsored Santa Cruzan sa Bilibid. Sinisikap ang matunto ng GMA News ang sinasabing si Crystal Miller. Kinabukasan naman June 1, ang nakadilaw na si Camata na nakunang nagtetext, dinalaw ng 2 namang babae. Hindi pa sila kilala. Why did they allow this starlet or dancer without prior clearance from the superintendent's office? Kasi kung talagang hindi naman ho sila naka-register dun po sa list of visitors na dapat na magbisita sa kanya, violation po yun. Iniimbestigahan na rin kung paano nabigyan si Camata ng emergency pass ni Bureau of Corrections Medical and Dental Acting Head Dr. Gloria Atchazo Garcia. Duda raw ang Bucor sa nakasaad sa pass na may pneumonia si Camata at kinakailangan makonfine sa ospital dahil walang gamit para rito ang Bilibid at wala ring pulmonologist nung ilabas mula roon si Camata noong May 28. Nakapaghain na ng request for hospitalization sa DOJ si Camata pero hindi siya nabigyan ng permisong lumabas ng maximum security compound. Nagkaroon po ng office procedural lapse or lapses. Uh-huh. Kasi ho, nailagay po nila doon with DOJ approval. Ang dapat na inilagay niya, requested approval. Ayon sa lead investigator ng DOJ na si Justice Undersecretary Francisco Baraan, napatunayang may kapabayaan kaya sinibak sa pwesto ang hepe ng NDP na si Superintendent Fajardo Lansangan, gayon din ang 12 prison guards. Iimbestigahan na rin kung may nangyaring sabwatan at bayaran. You intentionally did not do your duty. Sabi ko sa kanila eh, bino mo yun, may papasok sa hospital room ng isang inmate na high profile, nakabag. Dapat kapkapan mo yun. Kung dito, kinakapkapan ka namin eh. Wala pang bagong tugon ang mga nasibak na opisyal, pero iginiit na nila dati na walang VIP treatment sa mga mayayamang preso. Pinagpapaliwanag na rin ang doktor ng Bilibid kung bakit nabigyan ng emergency pass ang 3 iba pang preso. Nitong Mayo, nagpa-opera raw ang umano'y drug lord na si Amin E. Mamburatong sa Medical City. Nasa Asian Hospital naman daw ang umano'y leader ng Colanco Robbery Holdup Group na si Herbert Colanco dahil sa sakit sa urinary tract. Habang nasa Metropolitan Medical Center naman daw ang murder convict na si Rolito Go dahil sa stage 4 cancer. Bago nito ilang high-profile inmates na rin ang nabistong nakakalabas ng Bilibid, kabilang si dating Batangas Governor Antonio Leviste noong 2011. Maris Umali, GMA News.